kulang dalawang babae ang tinangkang dukutin sa magkahiwalay na lugar. Isa sa Las Pinas at isa naman sa Cavite. Magkaugnay kaya ang dalawang insidente? Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mag-aalas 3 ng madaling araw nung Lunes sa Barangay Bayanan, Bacoor, Cavite. Sa pool, sa CCTV ang isang babaeng kumakaripas ng takbo. Kasunod niya ang isang pulang kotse. Sa isa pang kuha, makikitang huminto ang babae sa tapat ng isang bahay habang dumiretso na palayo ang sasakyan. Natalisod pala ang babae, kaya iika-ika siyang maglakad. Kwento ng 19 anyos na si Dayan, pauwi na siya noon galing sa pinapasukang fast food restaurant. Tatlo po yung sakay, then yung isa po bumaba. Sabi niya sa akin, te, gumanon po siya. And tinatry niya pong isakay ako sa kotse, which is hindi niya po nagawa kasi tumakbo na po ako agad nung nakakutob na ako na isasakay niya ako sa kotse. Maswerteng may street sweeper noon sa daan kaya hindi na ulit huminto ang kotse. Yun nga lang, hindi na naplakaan ni Dayan ang kotse. Ang lola ni Dayan na sumamang nagsampa ng reklamo sa mga pulis, galit na galit sa mga nagtangkang dumukot sa kanyang apo. Kung malaman lang kung sino, kung ano yung sasakyan, ayun, matasampalin ko talaga yung kahit pa siguro manghingi ng sorry sa akin, sir. Kasi natroma yung apo ko, siguro hindi ko mapatawad talaga. Blanco pa mga otoridad sa posibleng motibo sa krimen. Mahirap pa kasi talagang i-establish kung ano talaga yung motive eh. Pero definitely kasi babae ang tinatarget. Itinuturing na isolated case ng Bacoor City Police ang krimen, pero tinitingnan doon nila ang posibilidad ng koneksyon nito sa kaparehong insidenteng nangyari naman sa Las Piñas, nakatabing lungsod lamang ng Bacoor, 2 araw matapos ang tangkang pagdukot noong Lunes. Nakikipag-ugnayan na ang Bacoor Police sa Las Piñas PNP para malaman kung iisang grupo lamang ang nasa likod ng tangkang pagdukot. 2 araw kasi matapos ang tangkang pagdukot sa Cavite noong May 25, makikita ang pagparada ng SUV na ito sa Marcos Alvarez, Barangay Talon 5 sa Las Piñas. Isang lalaki ang bumaba sa likod ng SUV. Ang pinto ng SUV na natiling nakabukas. Nang dumaan ang isang babae, agad niya itong inakbayan at hinila papasok sa SUV. Pero nakahulagpos ang babae at kumapit sa pinto ng SUV hanggang sa may napadaang rider. Sumakay na lamang sa SUV ang lalaki sabay alis. Sa tulong ng CCTV, agad nagsagawa ng manhunt operation ng mga pulis at naaresto ang suspect na si Leonard Alfaro. When the operatives arrested him, he yielded a knapsack. Tapos nandun na nga, may packing tape, may alambre, may barrel, may granada. So meron talagang intention, may desire to commit a crime. Katwira ni Alfaro, nauubusan lang daw siya ng gasolina, kaya tinangka niyang hold upin ang babaeng estudyante. Itinuro rin ni Alfaro ang kanyang kasamang driver na agad ding naaresto. Nakomment na lang po ako, kayo na po. Ikaw ba yun sa video na ano? Ako na po yun. Tawag na daw siya. Nag-iwan naman ng paalala ang mga pulis. Hanggat maaari, kung mga alanganing oras na, mga madaling araw, kung pwedeng huwag hayaan na sila lang ang naglalakad, magpasama kung kailangan magpasama, at umiwas na lumabas ng mga alanganing oras. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.